Hi guys, welcome back pala sa channel natin. And for today's video, bibigyan ko lang kayo ng isang tip para makatipid sa pamorma. Makakatulong tong video na to sa mga nagpapagawa ng bahay, lalong-lalo na kung second floor. Dahil kailangan natin mag-slab, kailangan natin gumamit ng maraming kahoy. Ngayon, ang gagawin natin para tayo ay makatipid, sa halip na puro coco lumber, ang gagamitin natin ay hahaluan natin ng mga kawayan. Ayan guys, kung makikita nyo yung ginawa natin sa ating bahay, ang pamorma natin ay kawayan at coco lumber. Pinag-combine natin siya. Dahil yung kawayan guys ay 150 pesos yung binili natin, tatlong mahahaba na. 1, 2, 3. Tatlong mahahaba na yung ating kawayan. Sa coco lumber kasi guys, 156 pesos, isang piraso lang. Napakalaking tipid ng kawayan. Pero sabi ng mga gumagawa, hindi pwedeng puro kawayan. Kasi yung kawayan guys, malikot. Kumbaga, kailangan nating haluan siya ng coco lumber para ma-fix yung mga brace. Kasi pagka ginamit nating pang brace yung mga kawayan, medyo mahirap malikot daw sabi ng gumagawa. Hindi ka makakaya ng kawayan kasi lapad, madali siya ipako. Ayan. Yan yung isa nating tips. Kung may mabibilan kayo ng mga kawayan na malapit sa inyo, kung mura yung supply, 50-50. Kalahating kawayan, kalahating coco lumber. Yung coco lumber, ginagamit natin pang pang brace. Tapos, pang dagdag sa kawayan pagka maiksi yung ating kawayan. Then, yung kawayan yung ating major na pantukod. Sa loob ng bahay, ipapakita ko sa inyo kung paano tinukuran yung ating slab. Puro kawayan din yung nasa loob, guys. Ayan. Tapos, sa halip na plywood pala, guys, pinolic board na lang yung gamitin natin. Ayan. Dahil matagal pa tatanggalin yan. And kapag nagporma kayo ng slab, kapag hindi agad nabuhusan, tapos naulanan, kapag kasi plywood yung ginamit natin, nade-deform, naiiba yung itsura niya, umaalon. Hindi kagaya ng pinolic board, kahit maulanan siya ay okay lang. Ayan, ang pinolic board pala guys ay 700 pala yung presyo niya, 1 half yung size. Then yung ating coco lumber 2x3x12, yung mataba, 156. Tapos yung 2x3x10, 130. Then yung kawayan, yung presyo ng kawayan, tatlong mahabang ganyan, 150 pesos. Tatlong 3 meters. Ibig sabihin nun, yung 150 pesos nyo, isang buong kawayan. Kasi ang isang buong kawayan, guys, ay humahaba ng mga 9 meters pataas. Ayan. Kaya 150 pesos isang kawayan. Ayan, pumunta tayo sa loob para makita nyo yung pamorma. Puro kawayan yung ginamit natin dyan sa loob. Yung mga video natin, sinasabi natin yung mga presyo ng materyales. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay, kung may gusto kayong malamang presyo ng materyales, nandun lang sa mga lumang video natin. Nandun yung mga presyo ng ating mga, ayan, kagaya nyan, mga PVC pipe, mga semento, tubo ng tubig at kung ano pa, mga buhangin, nandun yung mga presyo. Ayan guys, ayan yung kawayan guys, ginagamit natin pantukod. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, tapos pagdating naman sa sahig, puro coco lumber, kasi yung coco lumber flat yung surface nya. Ang kawayan, gagamitin lang natin siya pang tukod. Ayan, kung mapapansin nyo, puro coco lumber yung nasa taas. Yung nasa gawing flooring. Ayan. Puro kawayan tong mga nakatayo. Then, ang brace natin, mga coco lumber. Ayan, mga brace, coco lumber. Then, sa sahig, puro coco lumber na 2x3x12. Tsaka sa ating biga. Ayan. Tapos yung mga pinagputulan nyo ng coco lumber, pwede nyo siyang gawing, ayan, hagdan.
kailangan natin gawing hagdan yan, guys, para hindi masayang. Ayan. Sa mga nagpapagawa ng second floor, kung wala naman kayong supply ng kawayan, siguro pwede kayong umarkila na lang ng scaffolding. Ang matitipid nyo sa scaffolding ay hindi na kayo gagamit ng mga coco lumber dahil bakal nga yun. Ang disadvantage lang nun, kapag ka kinuha na ng may-ari, kailangan nyo pa rin bumili ng coco lumber. Hindi kagaya ng gumamit kayo ng coco lumber pang tukol sa slab, kapag tinanggal nyo siya after 30 days, pwede nyo pang gamitin pang poste, mga pamorma, yung ating coco lumber. Ngayon, kung scaffolding naman yung ating gagamitin, 250 per square meter yung renta nun. Ngayon, tuusin nyo kung gaanong karaming scaffolding yung magagamit nyo sa inyong bahay. Dahil 250 per square meter yung karaniwang renta nun. And kapag kinuha na scaffolding, kailangan nyo pa rin bumili ng coco lumber dahil nga wala kayong ginamit na coco lumber. Gagamit na lang kayo ng coco lumber nun sa mga biga, pamorma. Mga pantukod nyo, scaffolding. Pero kung meron kayong makukuha ng mura na scaffolding, mas maganda yon. Dahil napakamahal ng coco lumber. And mas maganda kung lalong-lalo na meron kayong mahihiraman. Ayan. Ayun lang, guys, yung tips ko. Kapag wala kayong supply ng kawayan, pwede kayong gumamit ng scaffolding para hindi kayo mabigla sa presyo ng coco lumber. Pero kung meron naman kayong mabibila ng murang kawayan, kagaya ko, 150 pesos lang, tatlong mahaba na, pwede nyong gamitan ng 50-50. 50% kawayan, 50% ng coco lumber. Ayan. Dahil dito sa bahay natin, guys, nakaubos na tayo ng 250 na coco lumber. Sa 156 pesos, kapag tinuos mo yon, nasa 30,000 na ata yung presyo. And yung coco lumber naman, nang naubos, yung kawayan pala, guys, 5,000 pesos lang yung bili natin dyan sa ganyan kadaming kawayan, 90 piraso. 90 pieces na kawayan, compare mo sa coco lumber. And sabi ng mga gumagawa, yung kawayan daw, mas matibay pang pangtukod kung ikukumpara natin sa coco lumber. Dahil meron tayo nabibili na coco lumber na minsan, mura, pagdating ng ilang araw, natituyot na. Kaya, mas okay pa rin pangtukod yung kawayan, tapos gamitin nating brace yung coco lumber. Ayun lang, guys, yung maibibigay kong tipid tips. Actually, hindi naman siya tipid tips. Medyo makakamura lang tayo ng bahagya. Gagamit tayo ng kawayan tapos coco lumber. Then, kung may mahihiraman tayo ng scaffolding, pwede na rin kayong humiram. And pwede rin naman magrenta ng scaffolding. Ang disadvantage lang, pag tinanggal yung scaffolding, kailangan pa rin natin bumili ng kawayan. Dahil yung pa rin yung coco lumber pala, dahil yung pa rin yung gagamitin na ni pamorma. Kapag naman itinuloy natin yung renta ng scaffolding, tuusin nyo na lang kung magkano yung mauubos nyo. Dahil per month ata yung renta nun. Ayun. Nagbuhos na pala tayo ng slab dyan, guys. Gumamit tayo ng cement mixer. Kung gagamit kayo ng cement mixer, ang mauubos nyo or magagastos nyo ay parehas lang din sa ready mix. Kung maluwag-luwag naman yung kalsada nyo, pwede kayo mag-park ng malaking truck, mag-ready mix na lang kayo. Pero kung maliit lang naman yung bubuhusan nyo, tapos masikip pa yung kalsada nyo, pag nag-parking kayo ng malaking truck, magkaka-traffic, mag-cement mixer. Mag-hire na lang kayo ng maraming tao, isang araw lang naman yon. Ang ginawa ko dito, nag-hire ako ng 10 extra, bukod pa yung ating 7 regular na worker. Kaya ang gumawa nito ngayong araw, guys, 42 square meter yung ating inislaban, 6 hours lang nila ginawa. Mabilis na rin. Ayun, guys, siguro dito ko nang tatapusin yung video natin.
Bibili tayo ng mga materyales sa susunod na araw and ibibidyo natin. Lalo na kapag bumili na tayo ng mga tiles, ng mga bowl, ng mga ilaw, mga kuryente. Sasabihin ko yung mga presyo sa vlog natin, kaya mag-subscribe kayo sa channel natin para kapag nag-upload tayo ng mga video about sa price ng materyales, ay mapapanood nyo. Ayun guys, see you na lang sa next vlog natin and thank you. Bye!